Ayan, nasasabi na rin nagpupulupotan. Iyo. Ayan, mag-agumburo yan. Isa lang. Alam nyo pa. Libin lang. Pero ang plano po natin mga kawalkya nanay ay sana matuloy. Aanin ko to. Ah, sa inyo po nanay, pambiling bigas, pagkain. Ay, salamat. Maraming salamat. Opo, opo. Maraming salamat po. Plano, para palibasa po, mula pagkabata, dati na sila nanguhuli ng ahas. Para mga laruan na lang sa kanila po yung mga ahas. Okay, mga kawal, ganang araw po sa inyo. Narito po tayo sa ngayon para puntahan yung bahay ng isang lola na... hindi niya na natitirahan yung kanyang bahay dahil may nakikita siyang mga kubran na lumalabas. So ngayon po, kasama natin yung Picoño Brothers, yung The Legend of Cobra Hunters in Bicol. Para maalis po yung kubran na yun at si Lola naman ay mabuhay ng payapa at maligtas si Lola mula doon sa mapangarib na kubra. At siyempre din, ma-rescue din natin yung kubra kasi nire-rescue po nila yung kubra at pinapakawalan kung saan po dapat sila mabuhay ng malayo sa mga tao. Tamahan nyo kami mga ka-wild! Kaya pala mga ka-wild, kung meron kayong alam na merong mga kobra sa mga bahay, pwede po kayong kumontak sa Picoño Brothers para ma-rescue. Kung sakaling malapit lang kayo dito sa Bicol. Ayan mga ka-wild, so ito si nanay. Ito po yung bahay niya. Kaya kasama. Opo, matagal na pala kayo dito nanay, hindi pumupunta dahil may nakikita kayong ahas. Hindi po. Sinira na, isang buwan na. Isang buwan na. Yun. Maliit kasi yung bahay ito. Opo, opo. Ako lang gumagawa. Ikaw lang gumagawa. Ikaw lang po ang gumawa. Ako lang. Ayun. O sabi mo sila yan. Ayun. Hindi mo yan. Kalat sa dulo yan. Yan, mayo. Yun mga kawal. Matigas na. Ito po yung... Nalawang na yung mga ano. Opo. Iyo. Iyo na. Matagal na siya kasi. Yun. Uy. Matagal na ako. Matagal na hindi pumasok dito. Mm-hmm. Sabi nito, ayo, may halat daa. Yun. Hindi na ako pumasok. So, yan. So, kasama natin mga kawal. Papakain lang ko ng aso. Picoño Brothers. Para tingnan nila kung talagang posibleng may ahas sa loob. Pero, ito, yung mga kaliskis. Yung kaliskis, oh. Meron po yan, kaliskis. Ah, grabe, mga kawal. Yo. Laki na ahas siguro. Grabe, kaliskis. Hmm. Matagal na kasi hindi ako kumasok dito. Na naman sakit ako. Ah. Kubra po ito kaya? Oo. Yeah. Yan, bantayan mo baka. Nasa loob pa ng bahay Lula yung ano. Iyo. Kubra. Grabe. Yan, buti na lang makawalis mo na si Lula kasi talaga palang puno ng sa tingin ko po, maraming ahas talaga dito sa bahay na ito ni Lula. Tama-tama naman po, nasa gitna ng Danawan pagkatapos. Ito yung lugar na tuyo. May gat ilaw. May butas dun, no? Yung ibig sabihin nanay, pag natutulog kayo, katabi-tabi nyo lang yung ahas dyan. Ay, hindi. Yung nandyan akong nakatulog na hindi pa ako na masakit. Walang halas dyan. Anong wala kapag sakit? Dito ka natutulog? Wala pang ahas dito? Yun, akong tulog. Wala pang bahay ito. So, pagdating ngayon, ko dito, may bahay na. May bahay na. Oo. Tapos, may ahas na rito. Meron na. Hindi ka na nagtit. Kaya ngayon, hindi ka na natutulog. Hindi na ako nakatulog dyan. Hindi ka na natutulog. Yung mga kawal, si nanay po kasi, Bicolano. Bicol, hindi siya matutulog. Hindi ako nakatulog dyan. So, dahil matagal na. Pag galing po nga naman sa Karanan, pag uwi ko dito, hindi na ako nakatulog dito. At sabi ito, ng ano, baka mayroong halat. May halat. Dahil nakuhaan na akong ano dyan. So dati niya palang bahay nanay doon sa kabila. Yo. Tiniran din ang ahas. Yo. Nakakuha yan. Oo. Kasi nga po nanay, na Danawan, tapos ito yung lugar na tuyo. Dito sila pumupunta. Yo. Eh, tapos, gumawaan na ako dito. Ng bahay. Lumipat ako. Lumipat ka na ng bahay. Oo. Maliit niya, madali lang nang tapos lang akong kahoy at tinatagdok ko yan. Yan. No? Yo. Yan, maliit. Maliit lang na bahay. Bahay. Paano? Ako lang. Walang gumawa. Walang gumagawa. Walang tumulong. Ako lang isa. Yung ano lang ang gamit, kung mayroong... Tulosol. Ah, boy. Yung. Ah. Diyan sa banig. Ah, grabe. Sa banig nyo'y. Haliin mo yung banig. Ulunan. Mga kawal, no? Yan. Mga kawal, no? Yan. Yan, bak. Yan, ulunan. Pa siya dito. Oh, yan, halas. Ito yung, ano, laki na nito.
Ang laki na nito sigurado. Ulunan yan ay. Sana makakuha natin mga kawal. Ilunuhan. Oo. And then sinda sa ulunan. Doon oh, doon lagay mo. Doon. Baka dyan natulog yan sa era room. Sa ilalim. Doon sa bahay. Ayun. So ngayon, nakikitulog lang pala kayo doon sa... Hindi nakatulog ako. Ay, dahil ito nga eh, mula sabi nga may... May ahas. May ahas na, sabi nitong anak, hindi daw ako magpasok. Huwag ka na muna magpasok at may ahas. Oo, may halas. Oo. May nahiling dang halas pumasok. May nakitang ahas na pumasok oo. Sa bahay mo. Ay, pumasok man din ako. Ay, ano, nakasayang akong saru. Sabi naman ito, napunta sa bahay kahapon. Nawag ka nang may nahiling dahil itong duwang halas. So yung mga tao dito, may nakikita talaga? Oo, duwada. Dalawa daw kung ahas. Pumasok. Dito pumasok. Oo. Sabihin, dito talaga nakatira? Mm-mm. Dito pala na nakikita, dumadaan. Dito dan, daw, sabi. Yung nakatira dyan, no. Dyan nakikita ang papasok ang ahas. Dyan nahiling, dyan umagida ang duwa. Dito papasok. Nag-aag kayo ang daon duha. Ah, yung dalawa? Duha da. Dalawa na nagkupulupotan. Yo, tanungin mo na yung lalaki. Ano, Rahay? Uy, naroon na. Yaon na. Naroon na, boy. Baka bantayin dito. Baka mag-alwas. Yaon na. Yaon na. Yaon. Sabi na nyo nung ibigil. Magdadalay. Siya din. Yo. May kukwasin doon. Oh, dito daw. Boy. Igon, oy. Jigs. Yan, dyan lang sa cartoon. Baka dyan sa cartoon. Nakalaog sa cartoon. Sa banig. Yan. Buntayi. Baka magluwas. Nakatago lang lang dyan. Dahil. Maano. Dakol kahoy, dahil ano. May, nakuha na daw, May. Lait pa. May, nakuha na, May. Ah. Saan na? Oh, yan. Oh, oy. Oh, makagat kayo yan. Oh. Kubra? Ano? Oh. Mayroon pa yan. Yan, mga kawal. Malaki na talaga, nanay. Oh. Yan. Pira sila noon dyan. Sana. Yan. Huwag pa yan. Nakatago lang yan. Bago lang yan. Bago lang yan, nanay. Bago lang siguro yan. Nahiling nakita na yan. Yung kubra na yan. Ganyan kaya kalaki nakikita nila? Malaki daw yun. Ah, sabihin, hindi pa yan. Ano po, posible pong mag-asawa, nanay. Ano? Malaki yung isa. Pwedeng malaki yung isa. Yan. So, naglulunod pa lang siya, oh. Yan ito daw yung pinaglunuhan kung kasukat. Oh, biro mo, saan mo nakita yan? Banda. Saan mo nakita yan? Yan, alisin mo yung yan. Oh, iba pa da? Meron pa. Hindi lang saro yan. Marami na yan. Grabe. Oh. Yung meron diyang mahiling kong maitong malaki. Pag-ispat ko. Ah. Maitong. Uy. Yung meron diyang malaki, may pagpangko. Pagtusok ko. Ito yan. Ito mga kamal, ang ganyang ahas ay mapanganib kahit
hindi ka makukaw. Kasi yan na spitting. Pwede siyang dumura. Dumura na kamandag. Sumiksik. Dua, baka. Dua. Ah. Ah, ito na yung sasabi ng pupuluputan. Uyok. Ay, yun eh. Ako. Yan ah. Ayan ang sasabi na rin ng pupuluputan. Uyok. Yan. Mag-agumburo yan. Isa lang. Ano ka? Libin lang. Ay, laki-laki pa yan. Mahaba. Kubra ka na. Biro, kubra. Biro mo yan. Tapos na pag oo. Nadiyo na sumipo. Taba-taba pati. Taba-taba. Mm. Malinig. Na. Meron pa. Baka isa pa. Meron pa. Mabagabat. Baka may mga anak pa yan. Iyo. Ito. Tandahan lang. May, dua pa ka. Meron pa akong dua. Diyan pala nakatago ng hamag yan. Maganda na yan. Tanda naman. Nakapasko na. Iyo. Ata mo, pasayro mo yan. Ay magsakay. Masakitan siya magsakay. Iyo. Tapos pasayro. Malaki yan o. Oh. Ano yung dyan po? Siguro nanay, matagal mong daladala yung bag na yan. Andyan lang, maliit pa. Yan, dati. Yan, bag, yung bag, ginagamit niyo po yung bag na yan? May, oo. Wala po kayo nararamdaman na gumagalaw-galaw? May, oo. Paano? Pagdating kong hapon, higa na lang. Higa magmanig na. Ako, kutsyon. Ang kutsyon, dinara ko doon. Pag gumakulog. Ayun, ayun, ayun. Parang ito yung mas malaki. Malaki ito. Oo. Malaki yan. Hindi ko yan nahiling ang bag. Bakit? Talagang tikta ko yan. Iyo, tuklaon ka. Maiso. Ang kamot mo. Tuklaon ka. Mais, mak. Basa kasi. Kaya pala tukulan sa ulo. Biro mo yung malalaki yung pawo. Baka meron pa yan dyan. Tagal na pala yan dyan. Tagal na pala dyan na nanay yung ano mo. Yan, oh, tatlo. Baka nagluwas-luwas sa so, magbalik. Tatlo, mga kawal. Baka mayroon pa rin dyan. May, bag, may ano pa. Meron pa? Meron pa? Baka mayroon pa. Wala na. May itlog. Laki mga kawal ng kubra. So yan, nanay. Tatlo pala kubra. Tatlo. Wala na doon sa ibabaw. Abang ko po nanay, pero posibleng may yung... Sa, yung noy nahiling mo noy ang karton, ang kwan dyan, itong parang lagyan 50 nga itong dilaw. Walang laog. Ayo po. Wala. Palagi so, katuyan yan na laogan. Pwedeng mayroon silang itlog na mapisa. Oo. Hindi natin po alam. Ano po? Kasi ang nakuha lang po yung malalaki. Iyo. Pero sana po nanay, wala nang ano... Wala nang mga solo, anak. Solo-solo lang kasi wala. Pero para sa... maganda nanay ay ano? Ano? Pag talaga wag mo na munang tirahan o... Kasi... Gabaon na gabaon. Oo. Kailangan to nanay, wag ka nang tumira dito kasi... Pwede gusto talaga... Gusto ko nga eh, mag-ibong... Bagong ahas, yan, bagong yan, bahay. Yaon ang mga gamit ko ay makauwi ako dito. So gusto parang gusto mo? Haga ng tulong. Ayan, ako. Agad na tulong po, gusting magawang harong. Bahay po. Bahay. Sige po, titignan natin nanay. Siguro ang kailangan mo nanay, magkaroon ng... May ganyan lang kaliit. Magkaroon ka ng bagong bahay na hindi na... Yung ano lang, makatayo. Makatayo. Kasi para ang hirap ng posisyon niya hirap sa loob. Hirap lang. Tapos tirahan na ng kubra. Baka upo-upo lang ako, baka higaan na niyo. Wala na. Ang luto. Opo. Kalat nanay, hindi mo na talaga pwedeng tirahan. O ganang tumira dyan nanay, kasi ano na. Maka meron pa. Delikado ka po. Delikado, baka po matuklaw, makagat kayo ng
Kasi darating at darating pa nung nanay, titirahan ulit yan. Kasi parang ano na siya eh, parang tirahan na talaga siya ng ahas. Iyuhay ang mga gamit ko dyan. Ay, makukuha po mamo siguro, ay pakuha mo po sa iba. Ano po? Siguro na kung sakali matuloy yung plano natin na yun siguro sa bagong ano na lang. Ano po. Pero titignan pa natin yung nanay ha. Huwag ka muna umasa ha. Iyo. Kumbaga, maghanap tayo ng paraan Iyo. Kung paano. Paano ka Iyo. Magkaroon ng bago matitirahan. Uyo po. Eh mga kawal, sa ngayon bigyan muna natin si nanay ng 1,000. Pero ang plano po natin mga kawal kay nanay ay sana matuloy. Aanin ko to. Sa inyo po nanay, pambiling bigas, pagkain. Salamat. Maraming salamat. Opo, opo. Maraming salamat po. Ang plano natin nanay ay magkaroon ka ng ibang bahay na Iyo. Medyo safe dito ka sa mga lang, ahas. Dito lang, dito lang. Din. Dito sa tabi ng ano. So yun nanay, maghihintay ka sa amin. Iyo. Kakain. Kami. Yan, nabili niyo pong pagkain muna. Iyo. Ano po. Salamat, maraming. Ang plano natin na magkaroon ka ng komportabling bahay na walang yung tirahan, alas. Mga, kahit maliit lang. Siguro ang gagawin natin nanay, may silong para hindi umakyat yung ahas. Iyo. Ano po. Okay, maraming salamat. Oh, yan. Sige po nanay, at least ay. Mahirap talaga, walang katulong. Iyo po, iyo po. Ayan. Walang lalaki. Ayan. So yan mga kabald. Iyo. So nahuli na yung ahas, pero pasya po nung mga nanghuli ng kubra, huwag na talagang patirahin dito si nanay kasi ayon sa kanila, posibleng hindi lang yun. Posibleng may mga napisaan na itlog. Oo, na naandyan malay lang. Mo. Kasi ayon sa kanila mga kawal, kahit maliit lang yung kubra, ganito lang kalaki, bagong pisa, may kamandag na pwede na makamatay. So hindi natin alam kung may maliliit na dyan na nakatira. So kailangan talaga ni nanay bago makain. Ilaw ko lang na ito. So yan mga kawal. Oh, yung maliit siguro. Para palibasa po, mula pagkabata, dati na sila nang huli ng ahas. Para mga laruan na lang sa kanila po yung mga ahas. Talaga mga ganyan. Hinda. Pero ilagay naman ang bagyo, baka mapasukun ng halang. So, pwede po yan ang isa dyan ay anak, ang dalawa dyan ay mag-asawa. Yung, yan ang nahiling ni Nuno, ni Kwan, Bibi. Yan, o kabit. Dua sila naglalaro. Yan. So posible yung lagi nag-aaway mga kawal, sila yung asawa at yung kabit. Yo. Yan, mabuti na huli na. Mabuti na huli na itong tatlo mga kawal na kobra. So ito po, pakakawalan po ito sa DNR. Para doon na sila. Doon na sila tumira sa gubat. Ah. Lumalaki pa yan. Kailan kayo na dumating dito? Ngayon lang po. Wala. Ah, nagtawag si Nonay Beryl? Ah. Nahirap magpasok doon. Ano? Well, mga kawald, ito po, kasama natin yung Picunio Brothers. Pakisupport nga pala mga kawald yung itong mga cobra hunters dito sa Bicol. Madalas po sila talaga dito yung tinatawag. Kahit na pagka natuklaw ng cobra, sila din po yun ang gagamot. At marami na po silang nagamot na natuklaw ng cobra na hindi na dinala sa ospital pero nabuhay naman. Ilan kuya yung namatay doon sa ano? Nawala po na ang suhay yung mga kawald. Meron po sila ang paraan para magamot po yung natuklaw ng cobra. Siguro po sa mga susunod, baka mapakita natin kung paano ginagamot nila yung natuklaw ng cobra na hindi ginagamitan ng anti-venom. Pero pinakamabuti pa rin siguro, dalhin sa hospital, turo ka ng anti-venom. Pero yung malapit lang dito at malayo pa sa hospital, sanay na yung mga tao sa kanila na dinadala. Then mga kawal, pakisubscribe na lang sila para kung sakali mapanood nyo yung kung paano pinay-first aid ang natuklaw ng kobra. At kung sakali mangyari sa'yo, sa kilala nyo, alam nyo na po yung gagawin. Salamat po! Sige po. Salamat. Salamat sa ulitin. Baka may makubra naman. Yeah.